Sino po mga bro, meron tayong gagawin isang washing, automatic washing machine. Ang tatakpo niya ay Toshiba. So bago po tayo magsimula, pasalamat lang muna po tayo sa ating Panginoon sa pagkakataon na pinagkalob sa atin, lalong-lalo sa ating mga kalaman mga bro. So maraming salamat po sa Panginoon. So try po natin, pakita natin yung sira po niya. So ayan po yung problema po niya, F8. So yan po yung error po niya mga bro. So ngayon, tatingnan natin at babaklasin, buksan natin kung anong problema. Pero sa kadalasan ganitong problema ay alam na po natin kung saan ang may problema, lalo sa matatagal na technician. So ulitin ko po ulit yung video na to para po to sa mga bago at nagsisimula. Sa matatagal na po dyan, alam na po itong problema na to na error, F8. So ito po ay home service po natin mga bro, dito po sa ano po, yung kahapon na hindi natin natuloy dahil ginabi na po tayo. So ngayon tayo pinapuntang araw na to, alas 9 ng umaga. Pero medyo tanghali na po, mag alas 11 na po kasi tinanghali ng gising. Ayan, so tutuloy po natin ngayon home service po to dito sa Barangay Luok, Banyadero. Barangay Luok, Mahogani. So ayan, so bubuksan ko lang muna po mga bro at para makita natin kung anong problema nito. So meron na po ako idea kung anong problema sa ganitong error po mga bro, at papakita ko lang po kung paano gawin at kung saan gagawin para naman po sa mga nagsisimula nating mga technician. Ayan, baklasin muna natin yung takip po niya. Kasi napansin ko, malinis po yung loob po niya. So ayan, tatanggalin ko lang po yung ano po niya, yung water level sensor. So ayan po yung may problema niya mga. Diyan po yung may problema. Ayan, natanggal na. So ito po yung may problema mga bro, yung water level sensor. Ang gagawin natin po dyan, lilinisan natin. So yan, ikabit na ulit natin yung water level sensor. So hindi ko na po pinakita. Kasi madali lang naman po siya. Cleaning lang po ginawa ko. Nilinisan ko lang yung water level sensor. So okay na po siya. Ngayon try natin subukan paandarin o isaksak kung mag-i-error pa siya. Saksak natin, saksak muna natin, nakasaksak na pala. So on, select tayo ng water level. So napansin nyo na po mga bro, hindi na siya nag-error, hindi katulad kanina pag open pa lang, mamaya ay nag-error na ng F8, ito wala na. So okay na yung ating ginagawang washing. Ang problema lang po niya yung water level sensor. So nilinisan lang po natin yung water level sensor, hindi po tayo nagpalit. Ayan lang po problema niya mga bro, yung ano na yun, yung water level. So yan, naglabas na yung tubig po niya, nag-release na. So ibig sabihin, wala na yung ating problema na error. So okay na po yung ating ginagawang washing. Maraming salamat po uli sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa mga walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyo lahat mga bro. At nagpapasalamat din po pala ako sa mga customer natin sa walang sawang pagtitiwala sa atin. Yung maraming salamat po sa inyo mga ma'am, mga sir, sa patuloy na pagtitiwala niyo po sa amin po. So maraming salamat po. So yun po mga bro, tapos na po tayo sa ating ginagawang washing, unang service natin. Ang susunod natin ngayong service, pangalawa po ay pupunta tayo sa Camp Vicente Lim sa Canlubang. So ito po yung ginawa nating washing. So ang problema, ang error po niya ay F8. So ang problema po niya,
water level sensor. Nilinis ko lang po yung water level, cleaning lang po. So ngayon okay na po siya, mga bro. Ayan. So nagkakarga na po siya ng tubig. Ayan. So maraming salamat po ulit sa ating Panginoon sa pagkatanong pinagkalob sa atin. Lalong-lalo na sa ating mga kalaman, mga bro. Thank you. So mamaya na lang po ulit.